Nung first day ko, ginawa ko talaga muna is yung pagpo-push up. So, kailangan steady yung katawan mo. Unang session, umabot siya ng 10 push-ups. Second, umabot na ng 50. Tapos nung mga after 30 minutes, hindi ko na malayan na naka 500 push-up na ako. Feel ko talaga yun na medyo lumaki yung yung muscle ko. Nakikita ko kasi yung mga relative ko na nandun sa Manila, especially dun kay Kuya Ye, na laki talaga ng pinagbago. Nakita mo talaga sa katawan niya yung maraming abs. Eh yun yung pinakahangad ko talaga, kung bakit na-motivate ako na gawin tong sit-up na ito. Nakailang sit-up din ako nun after na gawin ko yung isang sit-up. Kasi after ng first sit-up, yun yung second sit-up. Nakalimang sit-up ako. Nakalima ako, sumakit na yung jan ko, kaya hindi ko na kinaya. Pero successful naman, nakita ko yung pagbabago sa katawan ko. After kong maghintay, nag-weights ako. Nakikita mo yung muscle ko dito. Medyo nahiya nga ako kaya nagdamit muna ako, bro. That is the third day na sinikap ko rin, no, kahit papaano, na makailang weights ako. Nakailang pounds? Around 100 pounds. Pero hindi ko sure. Yung instructor ko, binibilangan niya ako. Kaya sobrang tiyaga rin talaga ng instructor ko. Shoutout ko rin pala yung instructor ko. Effort niya para matulungan ako. Na pabilis yung pag-weights ko. Yung pangalan niya, is nakalimutan ko. Every buhat ko, sobrang tiyaga niya talaga. Siya pa yung nagbibilang. 1, 2, 3. Medyo na feel ko na sobrang kaya ko na to. Pinagpawisan talaga ako. Sakit nga sa damdamin . Kasi alam mo yun, sobrang pinagpawisan mo, pinagtiyagaan mo. Pero hindi pa rin niya pansin. Two, three, four, five, six, 7, 8, 5, 7. And that was my fourth day, yung pagsa-cycling. Hindi ko talaga siya tinantanan hanggang umabot sa punto na sumakit talaga yung dito ko. Tanyo naman na laki ng pinagbago. Lumobo siya, tinubuan ng malaking muscle dito. So, naikot ko yung buong subdivision just a few minutes. Alam mo yun, habang nagbabike ka, ina-imagine ko talaga na nakalabas na ako ng subdivision kasi sobrang hirap ng sitwasyon ngayon na naka-enhanced quarantine tayo. So, kumbaga, doon ko tinutok, doon ko binuhos din yung mindset ko na sabi ko pag natapos ko itong cycling na ito, bibili ako ng bike. Pag bumili ako ng bike, yun, I already bought a bike. Alam ko nangikot ko na yung buong subdivision, yun pala nakatulog lang ako. Panaginip ko lang pala yun. I thought yung bike, pero yung sa akin, habang tumatagal na nagsa-cycling ako, na-realize ko na wala palang ganun. Yun talaga yung pinaka-challenging sa lahat. Yung fifth day ko, yung nagbuhat ako ng katawan. As in, after my fifth day, sobrang sumakit yung buong katawan ko. Yung buo kong pagkatao. In fact, after nga nung nag-workout ako,
sabi ko sa sarili ko na eto na nakikita ko na talaga yung tunay na buhay. Dami kong na-experience at natutunan dito sa loob ng bahay. Pero when I start to work out, doon ko na-realize na yung ibig sabihin pala ng workout is doon ka sa labas ng bahay. I've gained a lot of strength para ma-achieve ko yung ganitong klase ng katawan. Sa mga nanonood pala ng video na to, the remaining days ng Pedra, please, magsimula na kayong mag-start mag-workout sa labas. Tulod na din! Tinakpo sa buwa yan!